Natalo ng Israel ang mga hari sa timog. Ika-10 kabanata. Nabalitaan ni Haring Adoni-Zedek ng Jerusalem na inagaw ni Josue ang Ai at nilipol ng lubusan at pinatay ang hari nito, gaya ng ginawa niya sa Jericho at sa hari nito. Nabalitaan din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakipagkaibigan na sa mga Israelita at namuhay kasama nila. Natakot siya at ang mga tao sa kanyang nasasakupan dahil alam niya na ang Gibeon ay isang makapangyarihang lungsod na may sarili ring hari. Mas malaki pa ito sa Ai, at ang mga sundalo nito ay mahuhusay makipaglaban. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Zedek kina Haring Hoham ng Hebron, Haring Piram ng Harmut, Haring Japhia ng Lachish, at Haring Debir ng Eglon. Ito ang mensahe niya. Tulungan niyo akong lusubin ang Gibeon dahil nakipagkaibigan ito kay Josue at sa mga Israelita. Kaya nagkaisa ang 5 hari ng mga Amoreyo, ang hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachish at Eglon. Tinipon nila ang mga sundalo nila at nilusob ang Gibeon. Nagpadala ng mensahe ang mga taga-Gibeon kay Josue sa kampo nito sa Gilgal. Sinabi nila, "Huwag niyo kaming pabayaan, kaming mga lingkod ninyo. Pumunta po kayo agad dito at iligtas kami. Tulungan niyo kami dahil pinagtutulungan kami ng lahat ng hari ng mga Amoreyo na nakatira sa mga kabundukan." Kaya umalis si Josue kasama ang lahat ng sundalo niya, pati ang lahat ng mahuhusay makipaglaban. Sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila. Ibibigay ko sila sa iyo. Wala kahit isa sa kanila ang makakatalo sa iyo." Buong gabing naglakad sina Josue mula sa Gilgal at nilusob nila ang mga kalaban na walang kamalay-malay. Sinindak ng Panginoon ang mga kalaban nang makaharap nila ang mga Israelita at marami sa kanila ang pinatay doon sa Gibeon. Ang iba sa kanila ay hinabol at pinatay sa daang paakyat sa Beth Horon hanggang sa Azeka at Makeda. Patuloy ang paghabol sa kanila ng mga Israelita habang bumababa sila galing sa Beth Horon. At nang papunta sila sa Azeka, pinaulanan sila ng Panginoon ng malalaking yelo at namatay sila. Mas marami pang namatay sa kanila sa yelo kaysa sa espada ng mga Israelita. Nang araw na pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita laban sa mga Amoreyo, nanalangin si Josue sa Panginoon. Pagkatapos sinabi niya habang nakikinig ang mga Israelita, "Araw tumigil ka sa taas ng Gibeon. Ikaw naman buwan, tumigil ka sa taas ng lambak ng Ayalon." Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Ang pangyayaring ito ay nakasulat sa aklat ni Jashar, "Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi ito lumubog sa buong araw." Hindi pa nangyari ang ganito mula noon. Mula nang sumagot ang Panginoon sa panalangin ng tao na kagaya nito, tunay na nakikipaglaban ang Panginoon para sa Israel. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang lahat ng mga Israelita sa kampo nila sa Gilgal. Pinatay ang 5 hari ng mga Amoreyo. Nakatakas ang 5 hari at nagtago sa kuweba sa Makeda, pero may nakakita sa kanila na doon sila nagtatago, at sinabi nila ito kay Josue. Kaya sinabi ni Josue, "Tabunan niyo ng malalaking bato ang bukana ng kuweba at bantayan ninyo. Pero huwag kayong manatili roon, kundi habulin niyo at lusubin ang mga naiwang kalaban. Siguraduhin ninyong hindi sila makakapasok sa mga lungsod nila, dahil ibibigay sila sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos." Halos naubos ni Josue at ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Pero mayroon ding nakaligtas at nakapasok sa mga napapaderang lungsod nito. At bumalik ang lahat ng sundalo kay Josue sa kampo nila sa Makeda. Mula noon, wala nang nagtangkang magsalita laban sa mga Israelita. At nagutos si Josue, "Buksan niyo ang kuweba at dalhin dito sa akin ang 5 hari." Kaya pinalabas nila sa kuweba ang 5 hari. Ang hari ng Jerusalem, Hebron, Harmut, Lachish at Eglon. Nang madala na ang 5 hari kay Josue, tinipon ni Josue ang lahat ng mga Israelita at sinabi niya sa mga commander ng mga sundalo niya, "Hali kayo at tapakan niyo ang leeg ng mga haring ito." Kaya lumapit sila at tinapakan nila ang leeg ng mga haring iyon. Sinabi sa kanila ni Josue, "Huwag kayong matakot o kaya'y panghinaan ng loob. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Ito ang gagawin ng Panginoon
sa lahat ng kalaban ninyo. At pinatay ni Josue ang limang hari at ipinabitin sa limang puno hanggang hapon. Nang lumubog na ang araw, ipinakuha ni Josue ang mga bangkay nila at ipinatapon sa kuweba na pinagtaguan nila. Tinakpan nila ang bunganga ng kuweba ng malalaking bato na hanggang ngayon ay naroon pa. Sinakop ni Josue ang iba pang mga lugar ng mga Amoreyo. Nang araw na iyon, sinakop ni Josue ang Makeda. Pinapatay niya ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang hari nito. Nilipol niya ito ng lubusan at walang naiwang buhay. Ginawa ni Josue sa hari ng Makeda ang ginawa rin niya sa hari ng Jericho. Mula sa Makeda, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Libna at nilusob ito. Ibinigay din sa kanila ng Panginoon ang lungsod at ang hari nito. Pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito at walang naiwang buhay. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Mula sa Libna, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Lachish. Pinalibutan nila ito at nilusob. Ibinigay ng Panginoon ang Lachish sa mga Israelita sa ikalawang araw ng labanan. Gaya ng ginawa nila sa Libna, pinatay din nila ang lahat ng naninirahan sa Lachish. Habang nilulusob nila ang Lachish, si Haring Horam ng Geser at ang mga sundalo nito ay tumulong sa Lachish, pero natalo sila ni Josue at walang naiwang buhay sa kanila. Mula sa Lachish, pumunta si Josue at ang mga Israelita sa Eglon. Pinalibutan din nila ito at nilusob. Sa mismong araw na iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng naninirahan dito. Nilipol nila ito ng lubusan gaya ng ginawa nila sa Lachish. Mula sa Eglon, umahon si Josue at ang mga Israelita sa Hebron at nilusob ito. Sinakop nila ang lungsod at pinatay nila ang hari at ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga tao sa Karatig Baryo. Walang naiwang buhay. Winasak nila ng lubusan ang buong lungsod gaya ng ginawa nila sa Eglon. Pagkatapos nito, bumalik si Josue at ang mga Israelita at lumusob sa Debir. Inagaw nila ang lungsod at pinatay ang hari at ang lahat ng naninirahan dito, pati ang mga tao sa Karatig Baryo. Nilipol nila ito ng lubusan at walang naiwang buhay. Ang ginawa nila sa Hebron at Libna at sa mga hari nito ay ginawa rin nila sa Debir at sa hari nito. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang mga kabundukan, ang Negev, ang kaburulan sa kanluran at mga libis, pati na ang mga hari nito. Nilipol ng lubusan ni Josue ang lahat ng naninirahan dito at walang naiwang buhay. Ginawa nila ito ayon sa utos ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Josue ang mga lugar mula sa Kadesh Barnea hanggang sa Gaza at mula sa buong lupain ng Goshen hanggang sa Gibeon. Sinakop ni Josue ang lahat ng lupain at ang mga hari nito sa minsan ng paglusob lamang, dahil ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang tumulong sa kanila sa pakikipaglaban. Pagkatapos, bumalik si Josue at ang lahat ng Israelita sa kampo nila sa Gilgal.